Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang batang lalaki na tumatakbo ng may takot. Tila sinusubukan niyang tumakas palayo sa isang tao. Isang matandang lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Ang lalaking iyon ang may-ari ng construction company na si Jang In-ho. Dinala niya ang bata upang kumain kasama niya sa isang restaurant at ipinakilala siya sa isang batang babae na nagngangalang Jisoo. Pagkatapos nilang kumain, dinala ng matanda ang bata sa istasyon ng pulisya. Gusto niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa pamilya ng bata. Ngunit sinabi ng pulis na wala silang mahanap na impormasyon tungkol sa bata. Matapos marinig iyon, nagpasya siyang iuwi ang bata at palakihin siya bilang sarili niyang apo. 10 taon na ang lumipas, ang bata ay lumaki, isang mag-aaral sa high school na si Jang Ho-wo. Noong hapong iyon, nakakita siya ng ilang bully na binubugbog ang kanyang matalik na kaibigan. Mabilis niyang tinulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa away na iyon, nahuli siya ng pulis. Ang matandang nagligtas sa kanya noon, na ngayon ay naging lolo niya, ay sinundo siya sa himpilan ng pulisya. Nag-aalala at galit siya kay Ho-wo dahil nasangkot siya sa isang away. Habang naglalakad sila palayo, biglang tinawag ng mga bully mula sa high school si Ho-wo na ulila. Sinaway sila agad ng lolo ni Ho-wo nang marinig iyon. Kahit na ulila si Ho-wo at walang naalala tungkol sa kanyang mga magulang. Hindi siya nalungkot dahil mayroon siyang lolo na talagang nagmamahal sa kanya. Habang tinutulungan ni Ho-wo si Chi and Jo sa kanyang restaurant, dalawang accountant mula sa accounting audit section ang pumunta sa lugar na iyon. Narinig ni Ho-wo na pinag-uusapan nila na ang kumpanya ng konstruksyon ng kanyang lolo na malapit nang mapuksa. Pagkatapos niyang marinig iyon, nakipagkita siya sa kanyang lolo para tanungin kung totoo ba ang sinabi ng mga accountant na iyon. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang lolo dahil abala pa rin siya sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng ilang araw, nanood si Ho-wo ng balita sa TV. Nagulat siya nang malaman niya na ang kumpanya ng kanyang lolo ay idineklarang nalugi. Pumunta si Ho-wo sa construction company nang marinig niya iyon. Pagdating niya doon, nakita niya ang mga manggagawa na nakibahagi sa isang protesta. Nagalit siya nang makitang marahas na binubugbog ng mga pulis ang mga manggagawa. Sinugod niya ang mga pulis na iyon at sinubukang pigilan ang mga ito sa pag-atake sa mga manggagawa. Ngunit dahil nag-iisa siya, nabigo siyang gawin iyon. Biglang dumating sa lugar ang isang lalaking nagngangalang Sung-jo. Siya ang accountant na humarap sa insolvency ng kumpanya ni In-ho. Lumapit si Sung-jo kay Ho-wo at sinabi sa kanya na ang kanyang galit at karahasan ay hindi makakatulong. Pagkatapos, isang truck ang dumating doon, nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano nawasak ang gusaling itinayo ng kanyang lolo. Sa gabi, kumatok ang ilang manggagawa sa pinto at ipinakita ang kanilang mga bank saving account book kay Ho-wo. Ipinakita nito na naglipat ng pera si In-ho sa kanilang mga bank account. Nag-alala si Ho-wo nang malaman niya iyon. Agad siyang pumunta sa construction site. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap na ni Ho-wo ang kanyang lolo. Nagulat siya at nalungkot nang makita niya si In-ho na nakahandusay sa lupa matapos magpas siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Ang dati niyang masasayang araw kasama ang kanyang lolo ay biglang sumili sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa bangkay ng kanyang lolo at umiyak. Pagkatapos sinimulan ni Ho-wo na imbestigahan ang nangyari sa kumpanya ni In-ho. Dahil naniniwala siya na may nangyaring mali, binisita niya ang lahat ng accounting firm na mahahanap niya para konsultahin ang tungkol sa insolvency na iyon. Ngunit wala sa mga accounting firm na iyon ang nagbigay ng sagot kay Ho-wo. Nawala ng pag-asa sa resulta ng kanyang pagsisiyasat, biglang napansin ni Ho-wo ang isang billboard na nagpapakita ng advertisement tungkol sa isang accounting academy na nag-aalok ng pagsasanay para sa mga accountant. Pagkatapos noon, pumunta siya para makita ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa plano niyang sumali sa accounting academy na iyon upang balang araw ay maging accountant siya sa pinakamalaking accounting firm sa South Korea. Ang accounting firm na iyon ay tinawag na Tile Accounting Firm. Ang accounting firm na naglabas ng desisyon na humantong sa pagkabangkarote ng kumpanya ni In-ho. Hindi sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan sa kanyang plano. Nagtalo sila na kailangan ni Ho-wo na mag-aral muna ng accounting sa universidad kung gusto niyang maging isang accountant. Alam ni Ho-wo iyon, ngunit wala siyang pakialam. Desidido siyang maging isang accountant. Walang magawa ang kanyang mga kaibigan nang makita nila ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ay pumasok si Ho-wo sa accounting academy at binugol ang halos lahat ng oras niya sa pag-aaral ng accounting. Binuksan niya ang kanyang libro para mag-aral. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Tinanggap siya sa Tile Accounting Firm, kahit na mayroon lamang siyang diploma sa high school. Ngunit dahil sa kanyang background na pang-edukasyon, ang ibang mga empleyado sa kumpanyang iyon ay hindi siya seryoso.
Hindi man lang sila naglagay ng mga dokumento sa mesa ni Ho-Ho tulad ng ginawa nila sa mga mesa ng iba pang mga bagong empleyado. Pagkatapos ay tinanong ni Ho-Ho si Hae-Yong-Wo, ang kanyang senior, kung bakit walang anumang mga dokumento sa kanyang mesa. Sinabi ni Hae-Yong-Wo na ito ay dahil hindi nag-aral si Ho-Ho sa unibersidad, hindi tulad ng ibang mga empleyado. Sa wakas ay nalaman ng Vice President ng Tile Accounting Firm, na si Han Jae-gyeon, na si Ho-Ho ay tinanggap sa kanyang kumpanya na may diploma lamang sa high school. Tinanong niya ang kanyang subordinate kung paano mangyayari ang ganoong bagay. Kung isa sa alang-alang na ang Tile Accounting Firm ay isa sa apat na malalaking accounting firm sa South Korea. Sinabi sa kanya ni Hae-Yong-Wo na ang lalaking tumanggap kay Ho-Ho sa kanilang kumpanya ay ang kanyang sariling anak, si Sung-Jo. Samantala, nakaupo lang si Ho-Ho sa sarili niyang mesa at walang ginagawa dahil walang anumang assignment na ibinigay sa kanya. Walang sinumang senior ang humiling sa kanya na maging partner nila. Ngunit biglang, isang empleyadong nagngangalang yon ang dumating sa silid na iyon. Walang tao ang silid dahil nagtatrabaho ang lahat ng empleyado sa ibang mga silid, si Ho-Ho lang ang naroon. Pagkatapos ay binati ni Ho-Ho si Yona at magalang na hiniling sa kanya na bigyan siya ng anumang assignment o proyekto. Ngunit sinabi ni Yona na wala siyang karapatang magbigay ng assignment o proyekto sa mga bagong empleyado. Sinabi niya na responsable lang siya sa pagsasanay sa mga bagong empleyado. Nalungkot si Ho-Ho nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang pagiging accountant sa isang nangungunang accounting firm para imbestigahan ang kaso ng insolvency sa kumpanya ng kanyang lolo. Habang nagtatagal siya sa rooftop, biglang pumunta si Sung-Jo sa lugar na iyon. Nagulat siya nang makita siya doon, naalala niyang siya ang taong nagbigay ng liham ng desisyon tungkol sa liquidation sa kanya ng kumpanya ni In-ho noon. Sinubukan ni Ho-Ho na umalis sa lugar na iyon, ngunit biglang sinabi sa kanya ni Sung-Jo na siya ang tumanggap sa kanya sa kumpanya. Kahit na high school diploma lang siya, sinabi niya na alam niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Idinagdag niya na hindi mahalaga ang kanyang educational background, dahil hindi kailangan ng isang bachelor degree para maging isang mahusay na accountant, kundi determinasyon at pagsusumikap. Hindi maintindihan ni Ho-Ho kung ano ang gusto niyang sabihin. Naisip niya na malinaw na hindi niya mapapatunayan ang kanyang halaga kung wala siyang anumang network sa lugar. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang desk. Nalungkot pa rin siya nang makita niyang abala ang ibang empleyado sa kanilang mga trabaho. Nang tumitig siya sa kanyang computer, bigla niyang na-realize na may magagawa siya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at tinanggal ang kanyang name tag. Pagkatapos, naglinis siya ng sahig, nilinis ang mga mesa, kinopya ang ilang dokumento, at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Lahat ng tao sa silid na iyon ay nataranta nang makita nila ang kanyang ginagawa. Ngunit pagkatapos, nagsimula silang hilingin sa kanya na gawin ang iba pang simpleng gawain para sa kanila. Walang pakialam si Ho-Ho na tulungan silang gawin ang mga simpleng gawain iyon. Sa wakas ay nalaman ni Sung-Jo ang tungkol sa kanyang ginagawa. Tinanong niya siya kung bakit niya gagawin ang mga simpleng gawain iyon para sa ibang tao na para bang isa siyang office boy. Ipinaliwanag ni Ho-Ho na ginawa niya iyon dahil kailangan siya ng mga taong iyon para gawin ang kanilang mga trabaho. Sa sumunod na eksena, si Sung-Jo ay talagang may masamang relasyon sa kanyang ama, ang Vice President ng Tile Accounting Firm, dahil magkaiba sila ng mga idealismo. Ang kanyang ama ay isang ambisyosong tao na nagsikap na maging presidente ng Tile Accounting Firm. Naniniwala siya na kailangan niyang gawin ang lahat para makamit ang kanyang layunin, kahit na ito ay hindi kasiya-siya o hindi tapat na bagay. Hindi nagustuhan ni Sung-Jo ang kanyang ama dahil doon. Sa elevator na iyon, sinabi niya sa kanyang ama ang dahilan kung bakit niya tinanggap si Ho-Ho sa kanilang kumpanya. Sinabi niya na si Ho-Ho ay maaaring walang alam ngayon. Ngunit naniniwala siya na siya ay magiging isang mahalagang tao sa kumpanya na makakapagligtas sa kanilang kumpanya kung may mangyaring masama sa kanila balang araw. Dahil doon, pumunta siya kay Ho-Ho at hiniling siyang sumali sa kanyang seksyon. Ngunit tinanggihan kaagad ni Ho-Ho ang kanyang alok dahil mayroon na siyang ibang plano para sa kanyang sarili. Nalito si Sung-Jo nang marinig niya iyon. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat si Ho-Ho dahil lahat ng ito ay pangarap ng bagong empleyado na magtrabaho sa kanyang seksyon. Sa kanyang silid, abala si Jae-gyeon sa paggawa ng mga diskarte at mga plano para sa kanyang ambisyon na maging presidente ng Tile Accounting Firm. Ang isa sa kanyang mga diskarte ay ang paglalagay ng kanyang nasasakupan sa isang coffee shop na matatagpuan malapit sa kumpanya. Inutusan niya ang barista roon na lihim na makinig sa mga pag-uusap ng mga bisita, lalo na kung ito ay tungkol sa Tile Accounting Audit Section. Naisip niya na ang isang coffee shop ay isang magandang lugar para makakuha sila ng anumang impormasyon tungkol sa lahat. Kamakailan, abala si Jae-gyeon sa kanyang malaking proyekto na humahawak ng stock sales sa isang entertainment agency na tinatawag na People's Entertainment. Sinabihan niya ang kanyang subordinate na si Hae-Yong-Woo na ihanda ang kanyang sarili sa anumang problemang maaaring humadlang sa kanila.
Nag-aalala siya kung ang seksyon ng pag-audit ng accounting ng Tile, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Kang Yun, ay may mahanap na maaring makasira sa pagbebenta ng stock sa People's Entertainment. Sa ibang lugar, si Kang Yun, ang pinuno ng Tile Accounting Audit Section, ay nagalit sa kanyang team. Dahil nabigo silang mahanap ang ebidensya ng utang na inutang ng People's Entertainment sa isang pribadong bangko, nadismaya siya dahil napakahalaga ng ebidensyang iyon para sa kanilang imbestigasyon. Kung wala ang ebidensyang iyon, hindi nila masusuri ang sitwasyong pinansyal ng People's Entertainment. Nasa paligid si Ho-Woo nang maganap ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa nangyayari, nilapitan niya si Kang Yun at inalok siya ng tulong. Sinabi niya na pupunta siya sa pribadong bangko para kunin ang ebidensya na kailangan ni Kang Yun. Sa wakas ay tinanggap ni Kang Yun ang alok ni Ho-Woo dahil naubusan na siya ng oras at wala nang mas magandang opsyon. Ang kanyang nasasakupan ay may pag-aalinlangan na makukuha ni Ho-Woo ang ebidensya dahil ang mga clerk ng bangko doon ay kasuklam-suklam. Sa tuwing bibisita siya sa bangko para kunin ang ebidensya, palaging sinasabi sa kanya ng mga clerk ng bangko na iyon na maghintay na para bang ayaw nilang magkaroon ng ebidensya ang seksyon ng audit ng accounting ng Tile. Nang si Ho-Woo ay papunta sa pribadong bangko, nakasalubong niya si Yun-A. Sinabi sa kanya ni Yun-A na papunta rin siya doon. Pagkatapos ay pinasakay niya ito at ibinaba siya sa bangko. Pumasok si Ho-Woo sa bangko at sinubukang kausapin ang bank clerk. Ngunit tila totoo ang sinabi ng team ni Kang Yun tungkol sa mga bank clerk doon. Sinabi ng clerk ng bangko kay Ho-Woo na maghintay, dahil kailangan muna nilang pangalagaan ang mga customer. Napansin ni Ho-Woo na karamihan sa mga customer doon ay matatandang tao na naglaan ng mahabang oras upang matapos ang kanilang turn. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Hiniling niya sa kanila na punan ang mga form na inihanda niya. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga form na iyon, mas mabilis na matutukoy ng mga customer na iyon ang kanilang mga pangangailangan at problema kaya hindi na nila kailangan gumugol ng ganoon katagal sa mga clerk. Sa wakas ay gumana ang kanyang plano. Biglang nawala ang mga customer na nakapila. Bumalik si Ho-Woo sa bank clerk na nakausap niya noon. Ngayong umalis na ang mga customer na iyon sa lugar, wala na siyang dahilan para tumanggi siyang ibigay sa kanya ang ebidensyang hiniling ni Ho-Woo. Pagkatapos makuha ni Ho-Woo ang ebidensya, bumalik siya sa kanyang opisina. Nagulat si Kang Yun nang ibigay ni Ho-Woo ang ebidensya sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang isang bagong empleyadong walang bachelor degree na tulad ni Ho-Woo ay nagawang gawin ang trabaho ng maayos. Mukhang nasiyahan siya sa trabaho ni Ho-Woo. Dahil doon, hiniling niya kay Ho-Woo na tulungan siya at kanyang team sa financial audit para sa People's Entertainment. Tuwang-tuwa si Ho-Woo nang marinig niya iyon. Sa unang pagkakataon mula nang magtrabaho siya sa kumpanyang iyon, sa wakas ay nakakuha siya ng isang tunay na proyekto. Kahit na si Ho-Woo ay nagtapos lamang ng high school, siya ay napakatalino. Nang tingnan niya ang dokumento ng People's Entertainment, may napansin siyang kakaiba sa pinansyal na sitwasyon ng People's Entertainment. Hindi man lang ito napansin ni Kang Yun at ng kanyang team noon. Pagkatapos, iniulat ni Ho-Woo kay Kang Yun ang tungkol sa nakita niya sa dokumentong iyon. Nagulat si Kang Yun nang marinig niya iyon. Hindi niya alam na nalugi ang People's Entertainment dahil hindi nila mabayaran ang kanilang utang. Pagkatapos ay pumunta si Kang Yun kay Jaegyeon para magtanong tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Jaegyeon na sinadya iyon ng Sanga Group, ang kumpanyang kukuha sa People's Entertainment. Dahil gusto nilang itago ang kaso ng pag-iwas sa buwis na ginawa ng anak ng chairman. Dahil hindi na niya maitago ang katotohanan iyon kay Kang Yun, binigyan niya siya ng dalawang opsyon. Sinabi niya sa kanya na pumili sa pagitan ng pagmamanipula ng data sa dokumentong iyon para walang ideya ang mga tao tungkol sa kung ano ang nangyayari, at patuloy na bumili ng stock mula sa People's Entertainment, o hihinto ang pagiging accountant. Nangako siya na ma-promote si Kang Yun at makakatanggap ng malaking halaga kung pipiliin niya ang unang opsyon. Hindi alam ni Kang Yun kung ano ang sasabihin nang marinig niya iyon. Ito ay isang napakahirap na desisyon para sa kanya. Sa ibang lugar, habang nakikipagpulong si Yun-A at ang kanyang katrabaho kasama ang kanilang mga kliyente mula sa isang kumpanya ng alahas, nakasalubong nila si Ho-Woo. Iminungkahi ng katrabaho ni Yun-A na hilingin nila kay Ho-Woo na tulungan sila sa kanilang trabaho at pumayag si Ho-Woo. Biglang nakatanggap ng tawag ang katrabaho ni Yun-A at sinabing kailangan niyang umalis kaagad. Pagkatapos ay iniwan niya sina Yun-A at Ho-Woo nang mag-isa sa lugar. Nagkaroon si Yun-A ng pagkakataong mas makilala pa si Ho-Woo. Humanga si Yun-A sa kamanghamanghang kaalaman ni Ho-Woo tungkol sa mga high-end na produkto na kanilang ginagawa. Kinabukasan, pumunta si Kang Yun sa rooftop at inisip ang sinabi sa kanya ni Jaegyeon. Biglang dumating si Ho-Woo sa lugar na iyon at nilapitan siya. Alam niya ang tungkol sa nangyayari, kaya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa panahong nakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Dahil hindi siya nabigyan ng anumang pagkakataong gumawa ng mabuti, nakaramdam ng inspirasyon si Kang Yun nang marinig niya iyon. Sa kanyang kwento, nagawa siyang hikayatin ni Ho-Woo na gumawa ng tamang desisyon.
Sa wakas, nagpasya si Kang Yun na iulat ang People's Entertainment kahit na kailangan niyang mawalan ng trabaho bilang accountant sa Tile Accounting Firm. Akala niya ay malulungkot siya kapag nawalan siya ng trabaho. Ngunit sa halip, ang kanyang desisyon ay nagpasaya sa kanya at naging proud sa kanyang sarili. Nagpasalamat siya kay Ho-Woo sa pag-ikayat sa kanya na gumawa ng tamang desisyon. Habang naglalakad siya palayo sa gusali ng kumpanya, nabangga niya si Sungjo. Sinabi niya kay Sungjo na umalis siya sa Tile Accounting Firm at hiniling sa kanya na alaga ang mabuti si Ho-Woo. Sinabi niya na si Ho-Woo ay isang napakahusay at talentadong tao kaya kailangan niya itong sanayin ng mabuti. Pumunta si Hyung-Woo sa kwarto ni Jaegyeon at humingi ng paumanhin sa kanyang superior sa ginawa ni Kang Yun. Hindi niya akalain na magpapasya si Kang Yun na mawalan ng trabaho at magulat sa People's Entertainment. Sinabi ni Jaegyeon na naghanda siya ng pangalawang plano dahil alam niyang mangyayari ang ganoong bagay. Inihayag ang totoong dahilan kung bakit nagboluntaryo si Ho-Woo na gumawa ng mga simpleng gawain para sa iba pang empleyado sa kumpanyang iyon. Siya pala, tinulungan niya ang mga empleyadong iyon para makakuha siya ng anumang impormasyon tungkol sa mahahalagang tao sa Tile Accounting Firm na kumokontrol sa kumpanya. Kailangan niya ang impormasyong iyon para mahanap niya ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang lolo. Si Chan-ju, ang chairman ng Sanga Group, ay pumunta sa opisina ni Jaegyeon. Nagalit siya kay Jaegyeon dahil nagulat ang kanyang subordinate ng People's Entertainment. Dahil doon, hindi na niya nagawang kunin ang entertainment agency na iyon. Nag-aalala rin siya na baka arestuhin ng abogado ang kanyang anak. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Jaegyeon sa pagsasabing naghanda siya ng pangalawang plano. Plano niyang gumawa ng pekeng dokumento tungkol sa tax evasion na ginawa ng anak ni Chan-ju. Sa wakas ay gumana ang kanyang plano. Pinalaya ng abogado ang anak ni Chan-ju sa sandaling matanggap nila ang pekeng dokumentong iyon. Matapos malutas ang problemang iyon, nakipagtulong ang People's Entertainment sa Tile Accounting Firm. Hiniling ng People's Entertainment sa kanila na tukuyin ang presyo ng kanilang mga asset. Gusto nilang ilagay ang mga asset na iyon para sa auction para mabayaran nila ang kanilang utang. Bilang kanilang accountant, dapat magtakda ang Tile Accounting Firm ng magandang karaniwang presyo para sa mga asset na ibebenta sa auction. Ngunit nang suriin ni Sungjo ang kanilang dokumento, nalaman niya ang tungkol sa pag-iwas sa buwis na ginawa ng anak ni Chan-ju. Pagkatapos ay nakipagkulong si Chan-ju kay Jaegyeon sa isang restaurant. Hiniling sa kanya ni Chan-ju na ibenta ang mga asset ng People's Entertainment sa mas mataas na presyo. Si Sungjo ang itinalaga ng kumpanya na bibili ng mga asset ng People's Entertainment bilang kanilang accountant. Dahil doon, hiniling niya kay Ho-Woo na tulungan siya para hindi malaman ni Chan-ju ang tungkol doon. Naniniwala siya na gustong bilhin ni Chan-ju ang mga asset ng People's Entertainment para hindi malaman ng mga tao ang tungkol sa kaso ng tax evasion na ginawa ng kanyang anak. Ngunit kung binili niya ang mga asset na iyon sa mas mataas na presyo. Ang kumpanyang kinakatawan ni Sungjo ang makikinabang dito. Pag-uwi niya, tinalakay niya ang problemang ito sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, papunta si Ho-Woo at Sungjo sa lugar kung saan gaganapin ang auction upang i-anunsyo ang tungkol sa presyo na itinakda nila. Ngunit nang papunta na sila sa lugar na iyon, biglang humabol at humarang sa kanila ang ilang sasakyan. Napagtanto ni Ho-Woo at Sungjo na sinusubukan ng mga sasakyang napigilan sila sa pagdating sa auction sa tamang oras. Pagkatapos ay sinubukan nilang humanap ng paraan para tumakas mula sa mga sasakyang iyon. Ngunit sa kasamaang palad, habang ginagawa nila iyon, bumangga sila sa isa pang kotse. Sa aksidenteng iyon, napagtanto ni Ho-Woo na nawala sa kanya ang dokumentong dinala niya. Pagkatapos ay iniwan niya si Sungjo sa kotse at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang auction. Sa kabutihang palad, nakarating siya roon sa tamang oras. Lumabas, pekeng dokumento ang dokumento na ninakaw ng mga taong humabol sa kanya at kay Sungjo kanina. Ang totoong dokumento ay nasapir na ng kanyang kaibigan na dumating sa lugar na iyon, hindi nagtagal pagkatapos noon. Ito ang plano na ginawa niya at ng kanyang mga kaibigan kagabi. Nagulat si Chan-ju nang malaman niyang dala ni Ho-Woo ang totoong dokumento. Nag-aalala siya kung ang kumpanyang kinakatawan ni Sungjo ay magbibid sa mas mataas na presyo. Inireklamo niya iyon kina Jaegyeon at Hyung-Woo. Pagkatapos ay kinuha niya ang dokumentong dinala ni Hyung-Woo at nagsulat ng napakagandang halaga ng pera doon. Binalak niyang ibid ang mga asset ng People's Entertainment sa mas mataas na presyo kaysa sa karaniwang presyong itinakda. Sa wakas ay nagsimula na ang auction. Nagulat si Chan-ju nang malaman niyang si Sungjo ay nag-alok lamang sa napakababang presyo. Dahil doon, siya ang naging pinakamataas na bidder doon. Nakaramdam siya ng katangahan dahil kailangan niyang bilhin ang mga asset na iyon sa mas mataas na presyo kaysa sa karaniwang presyong itinakda. Tuwang-tuwa si Ho-Woo sa kanyang pagkapanalo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa wakas ay naramdaman niya na parang isang tunay na accountant. Habang hinihintay niya si Sungjo sa lugar na iyon, narinig niya ang pag-uusap ni Sungjo at ng kumpanyang kinakatawan.
Sinabi ng presidente ng kumpanyang iyon na talagang may kakayahan si Sungjo. Nagustuhan niya siya dahil nagdala siya ng maraming benepisyo para sa kanya. At sa kanyang kumpanya, tulad noong nagdala siya ng maraming benepisyo para sa kanya noon sa pamamagitan ng pagpapasya na ang kumpanya ng konstruksyon ni Inho ay naalis. Nagulat si Ho-Woo nang marinig iyon. Ipinaalala nito sa kanya ang trahedya na nangyari sa kanyang yumaong lolo sa nakaraan at ang dahilan kung bakit siya sumali sa tile accounting firm mula pa noong una. Pagkatapos makipag-usap ni Sungjo sa lalaking iyon, tinanong siya ni Ho-Woo kung bakit siya nagbigay ng liham ng desisyon na nagsasaad na ang kumpanya ng kanyang lolo ay nalugi. Sinabi niya na dahil kay Sungjo at sa kanyang katangahang desisyon, nawala ang lolo na mahal niya. Siya ay nagdusa ng husto mula nang mamatay ang kanyang lolo. Ipinaliwanag niya na iniimbestigahan niya ang kasong ito sa lahat ng oras na ito. Ngunit wala siyang makitang anumang dokumento tungkol sa kasong ito sa storage room. Naisip niya na kakaiba ito dahil makakahanap siya ng iba pang mga dokumento doon. Nakatayo lang roon si Sungjo at walang sinabi sa kanya. Pag-uwi niya, bigla niyang naalala ang panahon kung kailan dinadala sa ambulansya ang lolo ni Ho-Woo. Pagkatapos niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Noong gabing iyon, umiyak siya at nakonsensya dahil alam niyang dahil sa kanyang desisyon kaya kitilin ni Inho ang kanyang sariling buhay. Malamang, nakikipag-date si Sungjo kay Jisoo, ang anak ni Inho, noon. Ngunit dahil sa trahedyang iyon, naghiwalay sila. Hindi na nakita ni Sungjo si Jisoo mula noon. Pinagmumuntuhan pa rin siya ng kanyang pagkakasala hanggang ngayon. Inatake pa siya sa puso at nawala ng malay dahil sa pag-iisip tungkol sa trahedyang iyon. Sa kanyang silid, tinitigan ni Ho-Woo ang mga larawan ng mga tao mula sa tile accounting firm na pinaghihinalaan niyang responsable sa pagkamatay ng kanyang lolo. Nagtataka siya kung bakit ibinigay ni Sungjo ang liham ng desisyong iyon para sa kumpanya ni Inho. Naisip niya na si Sungjo ay hindi isang taong gagawa ng ganoong bagay nang walang napakahalagang dahilan. Si Sungjo mismo ay nagdurusa dahil sa trahedya na iyon. Mahal na mahal niya si Jisoo at nagplano pa siyang magpakasal sa kanya. Ngunit dahil sa trahedyang iyon, kinailangan niyang kalimutan ang tungkol sa plano niyang magkaroon ng pamilya kasama siya. Nagpa siya si Jisoo na iwan siya dahil talagang bigo at galit siya sa kanya. Sinisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan, nakipagkita si Sungjo kay Ho-Woo at binigyan siya ng dokumento. Tila galit pa rin sa kanya si Ho-Woo dahil hindi niya sinagot ang tanong na itinanong niya sa kanya noong isang araw. Gayunpaman, sinuri niya ang dokumentong iyon at nalaman niyang ito ay tungkol sa isang kumpanyang pinangalan ng Somatech. Lumalabas, ang Somatech ay nahaharap sa isang krisis at halos mapuksa tulad ng kumpanya ni Inho noon. Sinabi sa kanya ni Sungjo na hiniling ng Somatech sa tile accounting firm na tulungan sila sa kanilang kaso. Dahil hindi nila mabayaran ang kanilang utang sa Jizen Bank. Kaya, kailangan niyang maingat na matutunan ni Ho-Woo ang tungkol sa kaso na iyon para matulungan nila sila. Sa silid ni Jaegyeon, sinabi ni Hyeong-woo kay Jaegyeon ang tungkol sa kanyang ideya na sinasabi niyang magdadala siya ng maraming benepisyo para sa tile accounting firm. Iminungkahi niya na ibenta nila ang Somatech sa isang dayuhang kumpanya na pinangalan ng HK Private Equity. Sinabi niya na magiging isang magandang pagkakataon para kay Jaegyeon na maging presidente ng tile accounting firm kung magawa nilang ibenta ang kumpanya. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagbebenta ng Somatech sa HK Private Equity, kikita sila ng malaking halaga ng pera na magagamit nila para sa kampanya ni Jaegyeon. Naisip niya na ang mga tao ay may posibilidad na pumili ng isang presidente na maraming pera. Agad namang sumang-ayon si Jaegyeon sa, sinabi niya. Akala niya ay napakatalino ng kanyang ideya. Pagkatapos, nakipagkita si Hyeong-woo sa direktor ng Jizen Bank. Alam niyang plano rin niyang ibenta ang Somatech sa ibang kumpanya kung hindi nila mabayaran ang kanilang utang sa kanya. Dahil doon, nakipagkita siya sa kanya at hiniling sa kanya na makipagsosyo sa tile accounting firm sa pagbebenta ng Somatech ng magkasama. Nangako siya nakikita siya ng mas malaking pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng Somatech sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa tile accounting firm kaysa sa pagbebenta nito sa auction. Sa opisina, pinangunahan ni Sungjo ang isang pulong kung saan siya at ang kanyang team ay nag-usap tungkol sa kaso sa pagitan ng Somatech at Jizen Bank. Inutusan niya ang kanyang team na maghanap ng paraan na makakatulong sa Somatech na panatilihin ang kanilang kumpanya at pigilan silang ibenta ito sa Jizen Bank. Sinabi niya sa kanila na subukang kunin ang Jizen Bank na magbigay ng isa pang pautang sa Somatech para mapatakbo muli ng Somatech ang kanilang negosyo at mabayaran ang kanilang utang. Pagkatapos ay ipinadala niya si Ho-Woo at Yeon sa Somatech para maghanap ng impormasyon tungkol sa kung bakit hindi nabayaran ng kumpanyang iyon ang kanilang utang sa Jizen Bank. Habang bumibisita si Ho-Woo sa Somatech, may nakita siyang mga construction worker sa lugar na iyon. Ipinaalala sa kanya ng mga manggagawang iyon ang mga manggagawa sa kumpanya ng konstruksyon ng kanyang lolo. Nag-aalala si Ho-Woo na mawawalan sila ng kanilang mga trabaho kung ang Somatech ay pumasok sa pagkaluji tulad ng kumpanya ng kanyang lolo noon.
Pag-uwi niya, pinag-aralan niyang muli ang ulat sa pananalapi ng kumpanya ng kanyang lolo. Napagtanto niya na ang sitwasyon sa pananalapi sa kumpanya ni Inho sa dokumentong iyon ay iba sa sitwasyong pinansyal na iniulat sa awtoridad. At ngayon, nahaharap ang Somatech sa parehong krisis. Kinabukasan, ipinakita ni Ho-Ho ang ulat sa pananalapi kay Sungjo at tinanong siya tungkol dito. Ngunit bago pa magkaroon ng pagkakataon si Sungjo na sagutin siya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabihan siya ng kanyang ama na pumunta kaagad sa kanyang silid. Sa silid ni Jaegyeon, sinabi ni Jaegyeon kay Sungjo ang tungkol sa plano niyang ibenta ang Somatech sa isang dayuhang kumpanya. Nagalit si Sungjo nang marinig iyon. Sinabi niya na ang kinakaharap ngayon ng Somatech ay kapareho ng nangyari sa kumpanya ni Inho noon. Ang lumabas, si Jaegyeon ang nagpalit ng financial report ng kumpanya ni Inho na isinulat ni Sungjo. Pagkatapos ay hinarap ni Sungjo ang kanyang ama tungkol dito, ngunit itinanggi ng kanyang ama na binago niya ito. Nangatuwiran na itinama niya lamang ito. Iginiit niya na dapat maging handa ang Somatech na ibenta ang kanilang kumpanya sa isang dayuhang kumpanya. Sinabi niya na mas mabuti kaysa sumuko at payagan ang Jizen Bank na kunin ang kanilang kumpanya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sungjo na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa Somatech na nahanap niya at ng kanyang team kay Hai Yong-woo dahil si Hai Yong-woo na ang bahala sa deal na iyon. Nagalit si Sungjo nang marinig niya iyon, ngunit nakalulungkot na wala siyang masabi. Habang papalabas siya sa silid ng kanyang ama, isang empleyado ang lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na tumanggi ang Jizen Bank na magbigay ng isa pang pautang sa Somatech. Naisip ni Sungjo na si Hai Yong-woo ang nasa likod nito. Kaya agad niya itong pinuntahan. Dumating siya sa lugar na iyon kasama si Ho-woo. Pagdating nila doon, sinuntok pa agad ni Sungjo si Hai Yong-woo. Nagulat si Hai Yong-woo sa ginawa niya. Sa galit na boses, tinanong siya ni Sungjo kung bakit niya ibinenta ang Somatech sa isang dayuhang kumpanya kahit na may pag-asa pa para sa Somatech na manatili sa kanilang kumpanya. Nagtanong din siya tungkol sa kanyang tunay na motibasyon na sundin ang anumang utos na ibinigay ng kanyang ama sa kanya, kabilang ang pagbabago ng ulat sa pananalapi ng kumpanya ni Inho noon. Nagulat si Ho-woo nang marinig niya iyon. Sa wakas, nalaman niya na walang alam si Sungjo tungkol sa ulat na iyon nang iulat niya ang kumpanya ng kanyang lolo sa awtoridad. Pagkatapos ay sinabi ni Hai Yong-woo na hindi siya si Sungjo na maaaring sumuway sa utos ni Jaegyeon ayon sa gusto niya. Dahil isa lamang siyang empleyado na walang anumang kapangyarihan o pribilehiyo sa Tile Accounting Firm. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para makamit ang kanyang layunin, kabilang ang pagbabago ng isa pang ulat sa pananalapi tulad ng ginawa niya noon. Pagkatapos umalis si Hai Yong-woo sa lugar na iyon, tinanong ni Ho-woo si Sungjo tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Inimbitahan siya ni Sungjo sa kanyang apartment. Sa lugar na iyon, nagsimula siyang sabihin ang lahat kay Ho-woo. Matapos marinig ang kwentong iyon, napagtanto ni Ho-woo na si Sungjo ay inosente. Habang lumilingon sa apartment ni Sungjo, nakita ni Ho-woo ang larawan ni Sungjo at Jisoo doon. Kinabukasan, nagsimulang maging mas malapit sina Sungjo at Ho-woo sa isa't isa. Sa wakas ay sinabi ni Sungjo kay Ho-woo ang tungkol sa tunay na dahilan kung bakit niya tinanggap si Ho-woo sa kanyang kumpanya. Sinabi niya na kailangan niya ng partner na may kaparehong idealismo at pangarap sa kanya at napansin niyang mayroon si Ho-woo niyan. Gusto niyang gawing responsable ang mga taong tulad ni na Jaegyeon at Hai Yong-woo sa mga pagkakamali at krimeng nagawa nila. Kaya, bilang unang hakbang para manindagan laban sa kanila, hiniling ni Sungjo kay Ho-woo na pigilan sila sa pagbebenta ng Somatech sa dayuhang kumpanyang kasama niya. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap sina Sungjo at Ho-woo ng anumang impormasyon na magagamit nila para pigilan ang Somatech na ibenta sa ibang kumpanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya silang makipagpulong sa HK Private Equity. Sa meeting room, laking gulat nila nang nalaman nilang ang kinatawan ng HK Private Equity ay si Jisoo mismo, isang babae na matagal nang hinahanap ni Sungjo. Sa wakas ay nagsimula na ang pagpupulong. Sa kanyang presentasyon, nangatuwiran si Ho-woo na may pagkakataon pa rin ang Somatech na panatilihin ang kanilang kumpanya kung bibigyan sila ng Jizen Bank o ibang kumpanya ng pautang. Ngunit, hindi sumang-ayon si Jisoo sa kanyang argumento. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpahayag ng sarili niyang argumento at walang nagawa si Sungjo, kundi ang titigan siya. Masyado siyang abala sa pag-iisip ng ibang bagay. Naisip niya na si Jisoo ay naging ibang tao na. Pagkatapos ng meeting, hinawakan ni Sungjo ang kamay ni Jisoo at dinala siya sa ibang lugar. Pagdating nila doon, agad siyang niyakap ni Sungjo. Namiss niya talaga siya, ngunit itinulak ni Jisoo ang kanyang katawan at sinampal pa ang kanyang mukha. Sinabi niya na hinding-hindi niya mapapatawad si Sungjo sa pagpatay sa kanyang ama. Nakatayo lang si Sungjo habang pinapanood si Jisoo na naglalakad palayo. Wala siyang masabi dahil nakonsensya siya sa pagkamatay ng ama ni Jisoo. Nang bumalik si Jisoo sa gusali, nilapitan siya ni Ho-woo at sinubukan siyang kausapin. Matagal-tagal na rin mula noong nagkita sila, ngunit hindi siya pinansin ni Jisoo at lumayo siya sa lugar na iyon.
Sa bahay, hindi mapigilan ni Ho-Woo na isipin si Jisoo, isang taong akala niya ay sarili niyang kapatid. Nalungkot siya dahil pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, nagbago si Jisoo sa taong gustong sirain ang ibang kumpanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa HK Private Equity, ang kumpanyang kinakatawan ni Jisoo. Tinanong din niya si Yon kung may alam ba siya tungkol dito. Sa sandaling nalaman niya ang tungkol sa HK Private Equity mula kay Yon, pumunta siya sa bahay ni Jisoo para makita siya. Sinabi ni Ho-Woo kay Jisoo na alam niyang gusto ng HK Private Equity na bilhin ang Somatech dahil interesado sila sa mataas na teknolohiya na pag-aari ng Somatech. Dahil dito ay minungkahi niya si Jisoo na mag-invest na lang sa Somatech sa halip na kunin ito. Sinabi niya na ang pamumuhunan sa Somatech ay makakapagtipid din sa mga manggagawa sa kumpanyang iyon. Ngunit ibinasura ni Jisoo ang sinabi niya sa pagsasabing mas simple para sa HK Private Equity na kunin na lang ang Somatech dahil halos malugi ang kumpanyang iyon. Nadismaya si Ho-Woo nang marinig iyon. Sinabi niya na si Jisoo na kilala niya noon ay hindi isang malupit na tao. Pagkatapos, nag-iwan siya ng dokumento para sa kanya sa mesa. Ang dokumentong iyon ay tungkol sa taong responsable sa pagkamatay ng ama ni Jisoo. Umaasa si Ho-Woo na magbago ang isip ni Jisoo pagkatapos niyang suriin ang dokumentong iyon. Ngunit lumabas, si Jisoo ay nananatili pa rin sa kanyang lumang plano at nagpumilit na bilhin ang Somatech. Walang ideya si Ho-Woo kung ano pa ang kailangan niyang gawin para mabago ang isip ni Jisoo. Pagkatapos ay nakita niya si Yon at nakipag-usap sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, biglang nagkaroon ng ideya si Ho-Woo tungkol sa kung ano ang maaari niyang gawin para pigilan ang HK Private Equity sa pagbili ng Somatech. Nagmadali siyang pumunta sa lugar kung saan nagpulong ang HK Private Equity at Somatech para kumpletuhin ang pagbabayad. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya si Sung-joon na isinasagawa ang kanyang ideya. Iminungkahi ni Sung-joon na ang Jizen Bank ay magbigay ng isa pang pautang sa Somatech, ngunit hindi iyon nagawa ng Jizen Bank dahil nabayaran na pala ng Somatech ang kanilang utang. Nagulat si Tae-soo, ang direktor ng Jizen Bank, nang malaman niya iyon. Hindi siya makapaniwala na ang isang kumpanyang muntik ng mabangkarot gaya ng Somatech ay nakapagbayad ng kanilang utang. Sinabi sa kanya ni Sung-joon na magagawa iyon ng Somatech dahil ibinenta nila ang kanilang mga patent sa teknolohiya at siya ang nag-isip ng ideyang iyon. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga patent sa teknolohiya, nakakuha ng malaking pera ang Somatech at nabayaran ang kanilang utang sa Jizen Bank. Nagalit si Jaegyeon nang marinig niya iyon. Hindi siya makapaniwala na sinabotahin ng sarili niyang anak ang sarili niyang plano. Pagkatapos ng meeting, sinubukan ni Sung-joon na makipag-ugnayan muli kay Jisoo. Hiniling niya sa kanya na makipag-usap sa isang malapit na coffee shop. Pumayag si Jisoo na gawin iyon, ngunit naging malamig pa rin siya sa kanya. Samantala, si Jaegyeon ay nakakaramdam pa rin ng pagkabigo tungkol sa kanyang plano. Bigla niyang nakita ang pinuno ng Tile Accounting Audit Section, si Sung-yeon, sa lugar na iyon. Matagal na siyang hindi pumasok sa opisina dahil may sakit siya. Mukhang ganap na siyang gumaling mula sa kanyang sakit. Binati siya ni Jaegyeon kahit na hindi siya nito gusto. Hindi tulad ng iba pang empleyado sa kumpanyang iyon. Dahil mas may kapangyarihan at pribilehiyo si Sung-yeon kaysa kay Jaegyeon. Hindi nagustuhan ni Sung-yeon si Jaegyeon dahil sa kanyang kapangahasan at pagpapaalis sa kanyang kanang kamay, si Kang-yeon, mula sa kanyang trabaho noong wala siya roon. Sa parke, nag-usap sina Ho-Woo at Jisoo. Tinanong siya ni Ho-Woo kung bakit siya nagtrabaho sa HK Private Equity kahit na kinuha ng kumpanyang iyon ang kumpanya ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Jisoo na talagang naghahanap siya ng taong may inisyal na An dahil malamang na ang taong iyon ang responsable sa nangyari sa kumpanya ng kanyang ama. Sinabi niya na hindi siya susuko hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Sa Tile Accounting Firm, nagsagawa si Sung-yeon ng limitadong pagpupulong. Sa pulong na iyon, iminungkahi niya ang ideya na ang kanyang seksyon, ang seksyon ng audit ng Tile Accounting, ay pinapayagang i-audit ang mga account ng Jizen Bank. Galit pa rin siya sa ginawa ni Jaegyeon sa kanyang team kaya gusto niyang mag-higanti sa kanya sa pamamagitan nito. Ngunit si Jaegyeon, na naroon din sa pulong na iyon, ay agad na tumuto sa kanyang ideya. Sa sumunod na eksena ay nagsiwalat na si Yona ay talagang anak ni Tae-soo. Sa elevator, pagkaalis ng lahat, nilapitan ni Tae-soo ang kanyang anak at tinukso ito sa pagiging malapit kay Ho-Woo. Sa bahay, tinitingnan muli ni Ho-Woo ang kanyang investigation board. Ang kasong ito ay tila naging mas komplikado para sa kanya na lutasin mula noong bumalik si Sung-yeon sa opisina. Iniisip ni Ho-Woo kung siya ba ang taong may inisyal na An na binanggit ni Jisoo. Tulad ni Ho-Woo, si Sung-yeon ay gumagawa din ng sarili niyang pagsisiyasat para ibunyag ang tungkol sa mga krimen na ginawa ng mga tao sa Tile Accounting Firm. Dahil sumali si Ho-Woo sa Tile Accounting Audit Section, naging malapit siya kay Yona. Lumilitaw na nagsimulang magkaroon ng romantikong damdamin si Yona para kay Ho-Woo. Nang magpahinga sila, tinanong ni Ho-Woo si Yona kung may kilala siyang mahahalagang tao mula sa HK Private Equity na nakatira sa South Korea.
Inamin ni Yon na hindi niya alam, ngunit sinabi niya na tutulungan niya itong malaman. Pagkatapos ay pumunta siya upang makita ang kanyang ama at tinanong siya tungkol dito. Kinabukasan, napansin ni Yon na nanlalamig si Ho-Ho sa kanya. Kaya, tinawagan niya si Ho-Ho at hiniling na makipag-inuman sa kanya. Sa pub, sinabi ni Yon na kay Ho-Ho ang tungkol sa isa pang bahagi ng Tile Accounting Firm. Sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga romantikong relasyon sa pagitan ng mga empleyado doon. Nang malasing siya, nagsulat siya ng pangalan na tinanong sa kanya ni Ho-Ho kanina. Sinabi niya na iyon ang pangalan ng mahalagang tao mula sa HK Private Equity na nakatira sa South Korea. Ngunit sa halip na ito ang pansin sa pangalang iyon, hindi mapigilan ni Ho-Ho na titigan ang kanyang lasing na mukha. Pag-uwi ni Ho-Ho, agad niyang tiningnan ang pangalang ibinigay sa kanya ni Yon Ah. Si Chanju pala ang lalaking iyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa isang diskarte na magagamit niya para mapalapit kay Chanju at makuha ang kanyang tiwala. Sa isang restaurant, nagpulong sina Jaegyeon, Hyungwoo, at Chanju. Sinubukan ni Jaegyeon na hikayatin si Chanju na bumili ng sikat na kumpanya ng cake sa South Korea. Sinabi niya na ang HK Private Equity ang nagmamay-ari ng karamihang share sa stock ng kumpanyang iyon. Sinabi rin niya na si Jisoo ang pumunta sa kanya at humiling sa kanya na tulungan siyang ibenta ang kumpanya ng cake. Noong una, tumanggi si Chanju na bilhin ang kumpanya dahil inisip niya na hindi ito magdadala ng maraming benepisyo para sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang makita ang pag-audit ng data ng kumpanya na ipinakita sa kanya ni Jaegyeon, naging interesado siya sa kita na natanggap ng kumpanya ng cake. Nag-aalinlangan sina Ho-Ho at Sung-jo nang marinig nila ang tungkol doon. Pagkatapos nilang mag-imbestiga ng ilang sandali, sa wakas ay nalaman nila na ang kumpanya ng cake na sinubukang ibenta ni Jisoo ay malulugi sa loob ng 2 taon. Nag-aalala sila kung mahihirapan si Jisoo sa pagsubok na linlangin ang isang tao tulad ni Chanju. Kaya, binalak nilang pigilan ang kumpanya ng cake na ibenta sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Ho-Ho sa bahay ni Chanju para ipaalam kay Chanju na malulugi ang kumpanya ng cake na bibilhin niya. Ngunit pagdating niya doon, nalaman niyang umalis si Chanju sa South Korea para kumpletuhin ang pagbabayad. Nang siya ay nalilito kung ano ang dapat niyang gawin, isang kotse ang biglang lumapit sa kanya. Ang driver pala ay si Yon Ah. Pinasakay niya ito at inihatid siya sa airport para makausap niya si Chanju na malapit nang umalis. Ngunit pagdating nila doon, ipinaalam ng clerk sa pali para na nag-check-in si Chanju at kailangan nilang magkaroon ng ticket para makapag-check-in. Kinuha ni Yon Ah ang kanyang wallet at sinubukang mag-book ng flight. Ngunit hindi nagtagal ay naalala niyang wala siyang pasaporte. Nalungkot siya dahil hindi niya natulungan si Ho-Ho. Nang bumalik siya para hanapin si Ho-Ho, hindi na niya ito makita kahit saan. Ngunit sa kabutihang palad, ginawa rin ni Sung-jo ang parehong plano at nagawa niyang makita si Chanju. Sinubukan ni Sung-jo na pigilan si Chanju na tapusin ang pagbabayad, ngunit sinabi ni Chanju na kinansela niya ang kanyang pagbili para sa kumpanya ng cake na iyon dahil sinabi sa kanya ni Ho-Ho ang lahat bago siya pumasok sa loob ng eroplano. Lumabas, sa airport, kumuha si Ho-Ho ng emergency passport at bumili ng flight ticket para makapag-check-in siya at makausap si Chanju. Sinabi niya kay Chanju ang tungkol sa kumpanya ng cake na malulugi at nagawa niyang hikayatin si Chanju na kanselahin ang pagbili. Gamit ang impormasyong iyon si Sung-jo ay namangha kay Ho-Ho sa nangyari. Hindi niya inaasahan na nauna ng isang hakbang ang kaibigan niya. Sa opisina, nang may hinahanap si Ho-Ho sa storage room. Biglang pumunta si Yon Ah at hiniling sa kanya na makipagtulungan sa kanya sa anumang bagay. Ngunit bago pa siya makapagbigay ng anumang tugon, biglang dumating din ang ibang mga empleyado sa lugar na iyon. Mabilis niyang hinawakan ang mga kamay ni Yon Ah at kinuha ito upang magtago kasama niya. Pakiramdam ni Yon Ah ay bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil masyadong malapit sa kanya si Ho-Ho. Sa silid na iyon, pinag-uusapan ng mga empleyadong kakapasok lang ang tungkol kay Ho-Ho. Mababa ang tingin nila sa kanya dahil sa kanyang pinag-aralan. Nagalit si Yon Ah nang marinig niya ang mga ito. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at hinarap kaagad sila. Tinanong siya ng mga empleyado kung bakit siya nagmamalasakit kay Ho-Ho. Sa pagkakaalam nila, hindi man lang siya malapit sa kanya. Sa ibang lugar, magkakaroon ng hapunan si Jaegyeon kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Habang patungo siya sa gusali ng restaurant, nakasalubong niya ang isang lalaki na nagngangalang Sung-ju. Si Sung-ju ay kapatid ni Chanju. Mukhang may ambisyon si Sung-ju na maging presidente ng kumpanyang kasalukuyang nasa ilalim ng pamumuno ng kanyang kapatid. Sa malapit na coffee shop, nakipagkita si Sung-yun kay Ho-Ho. Malamang, alam ni Sung-yun na binalak ni Ho-Ho na mag-higanti kay Jaegyeon. Dahil doon, hiniling niya kay Ho-Ho na magtrabaho kasama niya para sirain si Jaegyeon. Habang nag-uusap sila, hindi nila alam na palihim na nakikinig ang barista doon sa usapan nila. Ang barista na iyon ay inilagay ni Jaegyeon doon upang magulat tungkol sa anumang mahalagang impormasyon na nakuha niya. Hindi nagtagal pagkatapos maganap ang pag-uusap na iyon, tinawag ni Jaegyeon si Ho-Ho sa kanyang silid.
Inamin niya na hindi na niya kayang tingnan si Ho-Ho dahil na-realize na si Ho-Ho ay may kakayahan. Siya ay humanga na palaging nagagawa ni Ho-Ho na sirain ang kanyang mga plano. Nangako siya na tuturuan niya siya ng leksyon para sa palagi niyang paghahaman sa kanya. Upang patunayan na siya ay seryoso sa kanyang mga salita, tinawag niya kaagad ang kanyang nasasakupan at sinabihan siyang ibukod si Ho-Ho sa lahat ng proyekto na ginagawa niya. Hindi nagtagal, ilang lalaki ang pumunta sa desk ni Ho-Ho at inalis ang lahat ng dokumento doon. Nataranta si Yon anang makita niya iyon. Tinanong niya ang mga lalaking iyon kung ano ang nangyayari. Pagkaalis ni Ho-Ho sa kwarto ni Jaegyeon, umupo siya mag-isa sa isang bench malapit sa gusali. Biglang may humanoong sasakyan sa harap niya. Bumaba si Chanju sa kotse na iyon at hiniling siyang sumama sa kanya. Dinala niya siya para makita si Jaegyeon. Sinabi niya kay Jaegyeon na hinirang niya si Ho-Ho na maging accountant para sa kanyang kumpanya. Nainis si Jaegyeon nang marinig iyon dahil ang ibig sabihin nito ay hindi na niya maibubukod si Ho-Ho sa anumang mga proyekto at assignment. Habang papalabas si Chanju sa gusaling iyon, nakita niya ang kanyang kapatid na si Sangju sa lugar na iyon. Naghinala siyang nandoon si Sangju para gumawa ng lihim na plano para tanggalin siya bilang presidente ng Sangha Group. Pagkatapos ay nagngangalit siya at tinawag ang kanyang kapatid na isang pagkabigo. Galit na galit si Chanju sa ginawa sa kanya ng kanyang kapatid. Nagmamadali siyang pumunta sa basement at hinabol kaagad si Sangju gamit ang kanyang kotse. Dahil sa galit, pinaandar niya ang kanyang sasakyan sa kotse ni Sangju hanggang sa tuluyang magbanggaan ang kanilang mga sasakyan. Kasunod ng insidenteng iyon, bumaba ng husto ang presyo ng stock ng Sangha Group. Dahil dito, bilang accountant para sa Sangha Group, trabaho ni Ho-Ho na lutasin ang problemang ito. Ngunit dahil ibinukod siya ni Jaegyeon sa mga proyekto at takdang aralin sa Tile Accounting Firm, nahirapan siyang maghanap ng anumang mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanya upang malutas ang problema. Nakita siya ni Yon na nahihirapan kaya tinulungan niya ito sa kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga dokumento na kailangan niya. Alam ni Ho-Ho na si Yon na ang naglagay ng mga dokumentong iyon sa kanyang mesa, kaya nakita niya ito at tinanong kung bakit palagi siyang tumutulong. Nagalit si Yon at dahil wala pa rin ideya si Ho-Ho tungkol sa sagot, naisip niya na halata na may nararamdaman siya para sa kanya. Ngunit naunawaan niya na si Ho-Ho ay walang kaalam-alam sa mga bagay na iyon, dahil maaari lamang itong tumuon sa kanyang trabaho. Kinagabihan, gumugol ng ilang oras si Ho-Ho at Yon sa pub. Tinanong ni Yon si Ho-Ho tungkol sa kanyang trabaho at ang taong may inisyal na A na hinahanap ni Ho-Ho. Sinabi niya sa kanya si A ang fund holder na humawak ng mga pondo mula sa anumang kumpanyang gustong gumawa ng transaksyon sa HK Private Equity. Sinabi ni Ho-Ho na wala pa rin siyang ideya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni A. Kahit na ang isang negosyanteng tulad ni Chanju ay hindi alam kung sino si An dahil hindi niya nakilala ang taong iyon noong nakikipagnegosyo siya sa HK Private Equity. Matapos marinig iyon ni Yon sinabi niya na baka mahanap nila ang tunay na pagkakakilanlan ni An kung pag-aaralan nila ang daloy ng mga pondo na inilipat ng kumpanya ni Chanju sa bank account ni An. Kinabukasan, pumunta si Ho-Ho at Yon sa storage room para kunin ang mga dokumento ng Sangha Group. Naisip nila na maaaring makakita sila ng anumang kapakipakinabang na impormasyon upang matrace si An mula sa mga dokumentong iyon. Naging malapit si Ho-Ho at Yon sa isa't isa pagkatapos nilang magsama ng ilang oras sa silid na iyon. Nang makatulog si Yon, tinitigan ni Ho-Ho ang kanyang mukha at ngumiti. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsuri sa isa pang dokumento at nakakita ng kakaiba doon. Ito ay tungkol sa pagbili ng isang barko na ginawa ni Chanju. Kinaumagahan, pumunta si Ho-Ho sa kwarto ni Sungjo at sinabi kay Sungjo ang tungkol sa nahanap niya. Sinuri ni Sungjo ang dokumentong dala niya at sinabing walang kainahinala sa pagbili ng barkong iyon. Sinabi niya na ang lahat ay naaayon sa pamamaraan. Kaya, kinailangan ni Ho-Ho na maghanap ng iba pang impormasyong magagamit niya para matrace si An. Pagkatapos noon, bumalik si Ho-Ho at Yon sa storage room. Noong nasa kwarto na sila, aksidenteng natamaw ni Yon ang stand kaya muntik na itong mahulog sa kanila. Ngunit mabilis na hinawakan ni Ho-Ho ang stand at iniligtas sila. Namula si Yon at naramdaman muli ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, habang nililinis nila ang mga dokumentong nakakalat sa sahig, nakita ni Ho-Ho ang isang dokumento tungkol sa pagtatayo ng tulay na pinondohan ng isang kumpanya. Sinuri niya ang dokumentong iyon at biglang may naalala mula sa pag-uusap nila ni Jaegyeon. Napagtanto niya na si Jaegyeon, ang fund holder na may hawak ng mga pondo para sa HK Private Equity. Kasabay nito nalaman din ni Sungjo na si An ay bahagi ng pangalan ng kanyang ama, si Han Jaegyeon. Sa sandaling napagtanto niyang si An ang kanyang ama, pumunta si Sungjo kay Jisoo at sinabi sa kanya ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni An. Sa lahat ng oras na ito, si Jisoo ay naghahanap kay An dahil siya ay may pananagutan sa pagkabangkarote ng kumpanya ni Inho. Si An din ang nagbenta ng mga patent ng kumpanya ni Inho sa HK Private Equity.
Nahihiya si Sungjoon nang sabihin niya ito sa kanya. Nangako siya na pipigilan niya ang kanyang ama sa anumang bagay na nakakapinsala mula ngayon. Matapos malaman ni Ho-Woo na si Ahn, ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang lolo, si Han Ji-gyeon mismo. Pumunta siya upang makita si Sungjoon. Hiniling niya kay Sungjoon na tulungan siyang sirain si Ji-gyeon. Sa bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsisiyasat tungkol sa kasong ito. Sinubukan niyang maghanap ng anumang impormasyon na magagamit niya para sirain si Ji-gyeon. Pagkatapos, nalaman niya na ang isang accountant ay hindi pinapayagan na magkaroon ng mas mataas na posisyon sa isang kumpanya. Naisip niya na magagamit niya ito para mapababa si Ji-gyeon. Ngunit nang talakayin niya ang tungkol sa bagay na ito kay Yun-ah, sinabi ni Yun-ah na hindi nila kayang sirain si Ji-gyeon dahil doon ay maliit na multa lamang ang parusa para sa paglabag na iyon. Nadismaya si Ho-Woo nang marinig niya iyon, kailangan niyang humanap ng ibang paraan para mapababa si Ji-gyeon. Samantala, binibisita ni Ji-soo si Ji-gyeon sa kanyang silid. Pumunta siya sa lugar na iyon para bantaan si Ji-gyeon gamit ang impormasyong mayroon siya. Natawa si Ji-gyeon nang marinig niya iyon. Mabilis niyang binyantaan siya pabalik ng impormasyong sinubukang ilihim ni Ji-soo mula sa lahat, iyon ay, mayroon na siyang anak na lalaki. Walang sinabi si Ji-soo nang pagbabantaan siya ni Ji-gyeon. Sa labas, pinakinggan ni Hyung-woo ang kanilang pag-uusap mula sa labas ng silid. Nagulat siya nang malaman niya ang tungkol sa sikreto ni Ji-soo. Pagkatapos noon, nag-usap sina Ji-soo at Hyung-woo sa malapit na coffee shop. Hiniling ni Ji-soo kay Hyung-woo na gumawa ng isang bagay para sa kanya at pumayag si Hyung-woo. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagtataksilan niya si Ji-gyeon, handa siyang tulungan siya dahil nakonsensya siya para dito. Ngunit dahil ang kanilang pag-uusap ay naganap sa coffee shop malapit sa gusali ng Tile Accounting Firm. Gaya ng dati, palihim na nakinig ang barista sa kanilang pag-uusap at iniulat ito kay Ji-gyeon. Sa ibang lugar, nagkaroon ng breakdown ng isang accountant na nagngangalang Kyung Il, ang empleyado sa Tile Accounting Firm na palaging minamaliit si Ho-Woo, pagkatapos niyang malaman na may problema siya sa paningin. Kinabukasan, pumunta siya sa kwarto ni Ji-gyeon at hiniling sa kanya na tulungan siya sa kanyang mga gastusin sa pagpapagamot para gamutin ang kanyang problema sa paningin. Hiniling din niya sa kanya na bigyan ng allowance ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa consulting section. Hindi maintindihan ni Ji-gyeon kung bakit responsibilidad niyang tulungan si Kyung Il at ang kanyang asawa. Binigyan siya ni Kyung Il ng isang dokumento. Ang dokumentong iyon ay ang ebidensya ng krimen na ginawa ni Ji-gyeon na minamanipula ang ulat sa pananalapi ng kumpanya ni In-ho noon. Ngunit sa halip na matakot, binyantaan siya kaagad ni Ji-gyeon. Naiiyak lang si Kyung Il nang marinig niya iyon. Nagsisi siya na sinubukan niyang bantaan ang isang taong tulad ni Ji-gyeon. Nakaramdam ng galit si Hyung-woo nang makita iyon. Hindi niya inaasahan na ang lalaking pinagtatrabahuhan niya sa lahat ng oras na ito ay talagang isang malupit at sakam na tao. Pagkatapos noon, pumunta siya sa restaurant ni Chien-jo at inisip ang nakita niya sa kwarto ni Ji-gyeon kanina. Biglang dumating ang kanyang katrabaho sa lugar na iyon. Siya ay isang kapwa accountant sa Tile Accounting Firm. Hindi nagtagal, dumating din si Kang Hyun sa lugar na iyon. Napansin ni Kang Hyun na may iniisip si Hyung-woo. Kaya, pagkatapos nilang umalis sa restaurant na iyon, sinabi ni Kang Hyun kay Hyung-woo na maaari niya itong makausap kung kailangan niya ng kausap. Kinabukasan, nalaman ni Hyung-woo na sinuspinde ni Ji-gyeon si Kyung Il sa kanyang trabaho. Desperado si Kyung Il nang malaman niya iyon, lalo na kung iisipin niya na kailangan niya ng maraming pera para gamutin ang kanyang problema sa paningin ngayon. Pumunta siya sa kwarto ni Ji-gyeon at lumuhod sa harapan niya. Humingi siya ng paumanhin kay Ji-gyeon dahil sa pagsisikap na pananakot sa kanya. Nakiusap siya sa kanya na huwag siyang suspindihin sa trabaho at nangako na gagawin niya ang anumang hilingin niya. Sa kanyang silid, nalaman ni Sungjoon na buntis si Ji-soo sa kanyang sanggol nang iwan siya nito noon. Pumunta siya sa apartment ni Ji-soo at tinanong si Ji-soo kung totoo ito. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan nang sabihin ni Ji-soo na oo, na nagpa siya siyang umalis sa lugar na iyon. Nahihiya siyang makita siya ngayon dahil sa ginawa ng kanyang ama sa pamilya ni Ji-soo. Pagkatapos makalabas sa ospital, nakipagkita si Chan-joo kay Ji-gyeon. Sinabi sa kanya ni Ji-gyeon na ang mga shareholder ng Sanga Group ay magsasagawa ng isang pulong. Sa pagpupulong na iyon, magpapas siya silang tanggalin si Chan-joo bilang presidente ng Sanga Group at palitan siya ng kapatid ni Chan-joo, si Sung-joo. Sinabi ni Ji-gyeon na gumawa sila ng desisyong iyon dahil bumaba ng gusto ang presyo ng stock ng Sanga Group noong na-hospital si Chan-joo. Hindi niya sinabi na ito talaga ang plano nila ni Sung-joo. Malamang, sina Ji-gyeon at Chan-joo ay nagtutulungan upang tulungan ang isa't isa na maging presidente ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Nagawa ni Ji-gyeon na kumbansihin ang mga pangunahing shareholder ng Sanga Group na piliin si Sung-joo bilang presidente ng Sanga Group. Ginawa pa nga ni Ji-gyeon si Ji-soo sumang-ayon sa planong iyon sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya ng impormasyong alam niya tungkol sa kanyang anak.
Gaganapin na ang kulong ng Sanga Group. Nagtitiwala si Na Jaegyeon at Sung Joo na iboboto ng mga shareholder ng Sanga Group na si Sung Joo para maging susunod na presidente ng Sanga Group. Ngunit nang ipahayag ang resulta ng boto na iyon, nalaman nila na nagpa siya ang Mayor Yang shareholder na panatilihin si Chan Joo bilang presidente. Nataranta sila at nagalit dahil doon. Naniniwala sila na lahat ay naayon sa kanilang plano. Samantala, tuwang-tuwa si Chan Joo at ipinakita ang kanyang hinlalaki kay Ho Woo na dumalo rin sa kulong na iyon. Lumalabas, nang hindi nalalaman ni Jaegyeon, sina Sung Joo at Ho Woo ay nakita ang mga shareholder ng Sanga Group at nakumbinsi silang ipagpatuloy ang pagboto kay Chan Joo bilang kanilang presidente. Nagulat si Sung Joo na nagawang sirain ng bagong empleyado tulad ni Ho Woo ang kanyang plano. Kaya, pagkatapos ng pulong, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na maghanap ng anumang impormasyon tungkol kay Ho Woo. Sa kanyang silid, nalaman ni Jaegyeon na pinagtaksilan siya ni Hye Yong-woo. Nanood siya ng video kung saan nakita niya si Hye Yong-woo na nagnakaw ng dokumento mula sa kanyang lihim na safe. Pagkatapos ay ibinigay ni Hye Yong-woo ang dokumento kay Jisoo. Pagkatapos panoori ng video na iyon, nagpanggap pa rin si Jaegyeon na hindi niya alam ang ginawa ni Hye Yong-woo. Siya pala ay nagplano na gumawa ng isang bagay na makakapinsala sa kanya upang ipaghiganti siya sa pagtataksil. Sa kotse, inutusan niya sina Hye Yong-woo at Kyung Il na sunugin ang bodega kung saan itinatago niya ang ebidensya ng kanyang mga krimen. Nag-aalala si Hye Yong-woo kung may nangyaring masama sa kanya. Kaya, habang papunta siya sa warehouse na iyon, nagpadala siya ng text message kay Ho Woo. Ibinigay niya sa kanya ang address ng bodega at sinabihan siyang pumunta sa lugar na iyon. Napagtanto ni Ho Woo na may masamang mangyayari kay Hye Yong-woo. Kaya, sinabi niya kay Sung Joo ang tungkol dito at nagmadaling pumunta sa bodega. Habang sinusunog ng mga nasasakupan ni Jaegyeon ang mga dokumento sa warehouse na iyon, bigla nilang inatake sina Hye Yong-woo at Kyung Il. Pagkatapos nilang marahas na bugbugin hanggang sa mawalan ng malay, iniwan nila ito sa bodega. Inutusan sila ni Jaegyeon na patayin sila. Hindi nagtagal, dumating si Ho Woo sa lugar na iyon. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng bodega para iligtas si Hye Yong-woo. Ngunit habang ginagawa niya iyon, biglang bumalik sa lugar na iyon ang mga nasasakupan ni Jaegyeon. Pagkatapos ay nag-away sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magpumigla si Ho Woo na atakehin sila pabalik dahil mas marami sila. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Sung Joo sa lugar na iyon at tinulungan siya kaagad. Habang inaalagaan ni Sung Joo ang mga nasasakupan ni Jaegyeon, sinubukang buksan ni Ho Woo ang pinto ng bodega muli, nagawa niyang buksan ang pinto at nailigtas si Kyung Il. Sa kasamaang palad, bago pa siya magkaroon ng pagkakataong iligtas si Hye Yong-woo, biglang sumabog ang bodega na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga pulis sa lugar na iyon. Walang masabi sina Ho Woo at Sung Joo nang makita nila na dinadala ang bangkay ni Hye Yong-woo mula sa bodega. Talagang nagkasala sila dahil hindi nila siya nailigtas. Kinabukasan, dumalo sila sa libing ni Hye Yong-woo kasama ang iba pang empleyado sa Tile Accounting Firm. Dumalo rin si Jaegyeon sa libing na iyon, masama ang loob ni Ho Woo at Sung Joo nang makita siyang nagpapanggap na lumuluhan na parabang nalulungkot siya sa pagkamatay ni Hye Yong-woo. Napansin din nila na may bagong personal assistant na si Jaegyeon na pumalit kay Hye Yong-woo. Pagkatapos noon, pinag-iisipan ni na Ho Woo at Sung Joo kung ano ang maaari nilang gawin para mabayaran ni Jaegyeon ang kanyang krimen. Alam nilang hindi nila maaaring iulat ang ginawa ni Jaegyeon sa pulisya dahil wala silang anumang ebidensya. Pagkatapos ay hiniling nila kay Kyung Il na patuloy na magtrabaho sa Tile Accounting Firm at humanap ng paraan para sirain si Jaegyeon. Sa kanyang bahay, kausap ni Jaegyeon si Sung Joo sa telepono. Gumawa sila ng isa pang plano para tanggalin si Chan Joo bilang presidente. Pinlano nilang lapitan ang anak ni Chan Joo at papirmahin siya ng letter of capital loan na may mga shares ni Chan Joo bilang garantiya. Alam nilang walang kaalam-alam ang anak ni Chan Joo tungkol sa bagay na iyon at magandang pagkakataon iyon para gawin nila iyon dahil nasa ibang bansa pa si Chan Joo. Matapos pirmahan ng anak ni Chan Joo ang liham na iyon, bigla siyang nagising at natagpuan ang sarili sa istasyon ng pulisya. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ng pulis na nandoon siya para sa pangmomolestya sa isang menor de edad na bata. Dahil doon, bumaba muli ang presyo ng stock ng Sanga Group. Nataranta si Chan Joo at sinabihan ang kanyang anak na humingi ng tulong kay Ho Woo. Ngunit biglang, sina Sung Joo at mga kampan ni Jaegyeon ay dumating sa lugar na iyon. Sinabi ni Sung Joo sa kanyang kapatid na nagawa niyang tanggalin siya bilang presidente ng Sanga Group. Ipinaliwanag niya na pinirmahan ng anak ni Chan Joo ang letter of capital loan kasama ang shares ni Chan Joo bilang garantiya, siya ang naging pinakamalaking shareholder ng Sanga Group. Nagalit at nadismaya si Chan Joo nang marinig niya iyon. Nang sinubukan niyang salakayin ang kanyang kapatid, biglang dumating ang ilang lalaki at inaresto siya. Lumalabas, bahagi rin ito ng plano ni Sung Joo. Lalong nagalit at nadidismaya si Chan Joo dahil doon. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nakuha na siya ni na Sung Joo at Jaegyeon.
Pagkatapos umalis ni Chanju sa lugar na iyon kasama ang abogado, masaya si Sangju na malaman na automatiko siyang naging presidente ng Sanga Group. Sinabi niya kay Jaegyeon na mayroon pa siyang isang kawili-wiling plano na ginagamit si Ho-Wo. Pumunta si Kang Yoon sa kwarto ni Sungjo at nagbigay ng flash drive kina Sungjo at Ho-Wo. Sinabi niya na ito ang flash drive na ibinigay sa kanya ni Hyeong-woo bago siya tumungo sa bodega. Ang flash drive na iyon ay naglalaman ng mga file at impormasyon tungkol sa lahat ng kumpanyang nabangkarot ng si Jaegyeon ang nag-asikaso sa kanilang mga kaso. Sa bahay, nakatanggap si Ho-Wo ng package mula sa isang hindi kilalang tao. Binuksan niya ito at may nakitang susi sa loob. Hindi pa niya nakita ang susi ng iyon noon at wala siyang ideya kung anong susi iyon. Kaya, bumisita siya sa post office para malaman ang tungkol sa taong nagpadala ng package na iyon sa kanya. Nang mapanood niya ang CCTV footage, nagulat siya nang makitang si Hyeong-woo ang nagpadala ng package na iyon. Hindi maintindihan ni Ho-Wo kung bakit ipinadala sa kanya ni Hyeong-woo ang package na iyon, kaya tinanong niya si Sungjo tungkol dito. Ipinakita rin niya sa kanya ang susi na nakita niya sa loob ng package. Ngunit sinabi sa kanya ni Sungjo na siya ay walang alam gaya niya. Sa bahay, habang kumukuha si Ho-Wo ng kung ano mula sa refrigerator, aksidente niyang nakita ang ilang note doon. Sinubukan niyang alamin kung sino ang 23, ang taong nagsulat ng mga talang iyon, at biglang naalala ang tungkol sa basketball shirt sa kwarto ni Hyeong-woo. Naalala niya na ang basketball shirt na iyon ay may numero 23 sa likod. Pagkatapos ay pumunta si Ho-Wo sa opisina at naghanap ng isang safe number 23. Nagawa niyang buksan ang safe na iyon gamit ang susi na ipinadala sa kanya ni Hyeong-woo at nakita ang flash drive sa loob. Nang tingnan niya ang flash drive na iyon, nakita niya ang mga recording ng boses ni Jaegyeon ng pagbabanta niya kay Kyung-il at marami pang ibang tao. Nag-check siya ng file doon at narinig ang boses ng kanyang lolo. Sa recording na iyon, narinig niya ang kanyang lolo na nakikipag-usap sa isang tao bago siya namatay noong gabing iyon. Laking gulat niya nang malaman niyang hindi binawian ng buhay ng kanyang lolo. Ngunit pinatay ni Hyeong-woo sa utos ni Jaegyeon. Ngunit gaya ng dati, nagawa ni Jaegyeon na manipulahin ang resulta ng autopsy ni In-ho sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at pribilehiyong taglay. Lalong lumakas ang galit at puot ni Ho-Woo para kay Jaegyeon nang malaman niya ang ginawa niya sa kanyang lolo. Gusto niyang maghayganti sa kanya sa lalong madaling panahon ngunit wala pa rin siyang matibay na ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Jisoo sa parke at sinabi kay Jisoo ang tungkol sa nahanap niya na flash drive ni Hyeong-woo. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Jisoo nang marinig niya ang tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Katulad ni Ho-Wo, lalo pang lumakas ang galit at pagkamuhi niya kay Jaegyeon nang malaman niyang si Jaegyeon ang pumatay sa kanyang ama. Pag-uwi ni Jisoo, nakakita siya ng grupo ng mga lalaki sa kanyang bahay. Ang mga lalaking iyon ay naghihintay sa kanya at sinubukan siyang salakayin, ngunit sa kabutihang palad, si Sungjo ay dumating sa lugar na iyon at nagawang iligtas siya. Kinabukasan, napansin ni Ho-Wo na nasugatan ang kamay ni Sungjo. Sinabi sa kanya ni Sungjo na nakuha niya ang pinsalang iyon nang makipag-away siya sa ilang lalaki na ipinadala ni Jaegyeon sa apartment ni Jisoo. Lalong nagalit si Ho-Wo kay Jaegyeon nang marinig niya iyon. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa dahil wala siyang magawa ngayon dahil wala pa rin siyang matibay na ebidensya. Nang subukan niyang sabihin kay Sungjo kung ano talaga ang nangyari sa kanyang lolo, biglang pumunta si Yeon sa silid na iyon. Ipinaalam sa kanila ni Yeon na may krisis ang Jizan Bank ngayon pagkatapos nilang sundin ang mungkahi ni Ho-Wo na magbigay ng pautang. Sinabi ni Ho-Wo na alam niyang mangyayari ang ganoong bagay kapag nakita niyang sinisira ng subordinate ni Jaegyeon ang liham ng kasunduan. Napahiya muli si Sungjo dahil sa kanyang ama, inamin niya na wala siyang ideya tungkol sa dahilan kung bakit ginawa ng kanyang ama ang lahat ng masamang bagay na iyon. Pagkatapos ay gumawa siya ng team para imbestigahan ang lahat ng planong ginawa ni Jaegyeon. Ang pangkat na iyon ay binubuo ng ilang accountant mula sa kanyang seksyon. Handa silang tulungan siyang malaman ang tungkol sa lahat ng planong ginawa ni Jaegyeon. Si Kang Yoon ay inimbitahan din ni Sungjo para tulungan siya at ang kanyang team. Dumating din si Sung Yoon para tulungan sila pagkatapos niyang malaman kung ano pa ang ginawa ni Jaegyeon. Sa pagpupulong, ipinakita ni Ho-Wo sa team ang isang larawan na nakita niya sa flash drive ni Hyeong-woo. Sa larawang iyon, nakita si Jaegyeon na bumisita sa komisyon sa pananalapi ng Estado. Matapos makita ng team ang larawang iyon, natanto nila na ang tunay na layunin ni Jaegyeon ay hindi ang maging presidente ng Tile Accounting Firm. Malamang, gusto ni Jaegyeon na kunin ang Jizan Bank para siya maging fund holder na may hawak ng mga pondo para sa HK Private Equity. Gusto niya ang posisyong ito dahil gusto niyang kontrolin ang ekonomiya ng bansa. Alam niya na kung siya ang magiging fund holder para sa HK Private Equity. Hindi lang niya makokontrol ang ekonomiya ng bansa, kundi pati na rin ang gobyerno. Matapos marinig iyon ni Yoon tinawagan niya ang kanyang ama at sinabihan itong kanselahin ang deal na ginawa niya kay Jaegyeon.
Ngunit hindi yun magawa ni Taeso dahil binyantaan din siya ni Jaegyeon na sasabihin niya kay Yoon ang tungkol sa kanyang sikreto kapag hindi niya ginawa ang hiniling niya sa kanya. Pagkatapos, ipinakita ni Ho-Ho kay Sung-jo ang isa pang file na nakita niya sa flash drive ni Hyeong-woo. Ito ay ang recording ng boses ng kanyang lolo na nagpahayag tungkol sa nangyari sa kanyang lolo noong gabing iyon. Nagalit at naiinis si Sung-jo nang marinig niya ang recording na iyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para iligtas ang sarili sa kahihiyan dahil sa ginawa ng kanyang ama. Nagpa siya si Sung-jo na makipagkita kay Jisoo at taus-pusong humingi ng tawad sa kanya para sa lahat ng ginawa ng kanyang ama sa kanyang pamilya. Nangako siya na malapit na niyang sirain ang kanyang ama para pagbayaran ng kanyang ama ang krimen na ginawa niya laban sa ama ni Jisoo. Pagkatapos noon, binisita niya ang kanyang ama sa kanyang silid. Sinabi niya kay Jaegyeon na labis niyang ikinahihiya ang pagkakaroon ng isang immoral na ama na tulad niya. Na walang pakialam kung kailangan niyang pumatay o saktan ng sinuman para makamit ang kanyang layunin. Sinabi niya na simula ngayon wala na siyang ama. Kinabukasan, pumunta si Ho-woo sa opisina ni Sung-ju. Sinabi sa kanya ni Sung-ju na si Jaegyeon ang taong pumatay sa mga biolohikal na magulang ni Ho-woo. Sinabi niya na ginawa iyon ni Jaegyeon para makuha niya ang kumpanya ng ama ni Ho-woo. Nagulat at nagalit si Ho-woo nang marinig iyon. Para bang hindi sapat ang pagpatay sa kanyang foster grandfather. Ngayon ay kailangan niyang malaman ang katotohanan na pinatay din ni Jaegyeon ang kanyang biological na pamilya. Pagkatapos ay pumunta si Ho-woo sa kwarto ni Jaegyeon at kinumpranta si Jaegyeon tungkol sa ginawa niya sa kanyang pamilya. Ngunit sa napakakalmang paraan, itinanggi ni Jaegyeon na nagawa niya ang alinman sa mga krimeng iyon. Sinabi niya sa kanya na ang isang accountant ay hindi maaaring umasa sa posibilidad dahil ang lahat ay umaasa sa totoong ebidensya. Naikuyong ni Ho-woo ang kanyang mga kamao nang marinig niya iyon, pilit niyang pinipigilan ang sarili na suntukin si Jaegyeon. Ngunit kalaunan, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Inilabas niya ang kanyang galit sa mga random na tao na nakilala niya sa mga lansangan. Dahil sa away na iyon, inaresto siya ng pulis at inilagay sa kanyang selda. Labis na nag-aalala ang mga kaibigan ni Ho-woo sa kanyang kondisyon. Samantala, nalungkot si Yoon nang malaman niyang malugi ang kumpanya ng kanyang ama at si Jaegyeon ang bibili ng kumpanyang iyon. Nang maglaon, pumunta siya kay Ho-woo at hiniling na bumalik sa trabaho, ngunit tumanggi si Ho-woo na gawin iyon. Tila si Ho-woo ay may sakit at pagod sa lahat. Dahil doon, bumalik si Sung-jo para magtrabaho kasama ang kanyang team nang wala si Ho-woo. Dahil sa balita tungkol sa Jason Bank na malubi, maraming customer ang pumunta sa lugar na iyon para i-withdraw lahat ng pera nila sa kanilang mga bank account. Kinabukasan, pumunta si Yoon sa storage room. Nagulat siya nang makita niya si Ho-woo doon. Bigla siyang niyakap ni Ho-woo at humingi ng paumanhin sa kanya dahil wala siya para sa kanya noong panahong kailangan siya nito. Nakaramdam ng init sa dibdib si Yoon anang gawin niya iyon. Pagkatapos noon, pumunta si Ho-woo sa malapit na coffee shop bago niya nakita si Sung-yoon. Nang umorder siya ng kape, biglang natapon ng barista ang kape na dala nito para sa kanya. Napagtanto ni Ho-woo na hindi nakakapagsalita at nakakarinig ang barista. Sa kabutihang palad, hindi nakipagkita si Ho-woo kay Sung-yoon sa lugar na iyon sa pagkakataong ito. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Ho-woo kay Sung-yoon na gusto niyang makita ang presidente ng Tile Accounting Firm. Ngunit sinabi ni Sung-yoon na napaka-busy ng presidente at kadalasan ay tumangging makipagkita sa random na empleyado, lalo na ang isang bagong empleyado tulad ni Ho-woo. Pagkatapos ay sinabi ni Ho-woo na gagawin niya lahat para makita ang presidente. Pagkatapos noon, nakipagkita si Ho-woo kay Sung-ju. Sinabi ni Sung-ju kay Ho-woo ang tungkol sa lahat ng mahalagang impormasyon tungkol kay Jaegyeon na magagamit niya para wasakin si Jaegyeon. Tinanong ni Ho-woo kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Nalito siya dahil sa alam niya, si Sung-ju ang partner ni Jaegyeon na tumulong sa kanya para maging presidente ng Sangha Group. Sinabi ni Sung-ju na mayroon din siyang sama ng loob kay Jaegyeon. Ipinaliwanag niya na dapat siya ang naging presidente ng Sangha Group mula pa noong una, at hindi ang kanyang kapatid. Ngunit dahil kay Jaegyeon, si Chan-ju ang naging presidente. Katulad niya, nakipagtulungan din si Chan-ju kay Jaegyeon para maabot ang kanyang posisyon noon. Samantala, si Ho-woo at ang kanyang team ay nahihirapang humanap ng paraan para matulungan ang Jason Bank. Nakagawa na sila ng mga plano at diskarte ngunit wala ni isa sa kanila ang gumanad dahil laging nauna sa kanila si Jaegyeon at ang kanyang mga nasasakupan. Habang si Ho-woo ay mag-isa na nakaupo sa kanyang mesa, may biglang dumating na lalaki sa silid na iyon at lumapit sa kanya. Tinanong ng lalaking iyon kung bakit gusto siyang makita ni Ho-woo. Kinabukasan, pumunta si Ho-woo sa bahay ng isang tao para maghanap ng tao. Gusto niyang malaman ang tungkol sa alam ng taong iyon tungkol sa aksidenteng nangyari sa kanyang mga biolohikal na magulang. Nagulat siya nang buksan ang may-ari ng bahay. Siya pala ang barista na nagtatrabaho sa coffee shop malapit sa gusali ng Tile Accounting Firm. Pagkatapos ay pumunta si Ho-woo at ang barista sa parke para mag-usap.
Nalaman ni Ho-Woo na ang barista ay talagang nakakapagsalita at nakakarinag. Ngunit nagpanggap siya na siya ay pipi at bingi sa lahat ng oras na ito dahil inutusan siya ni Jaegyeon. Istratehiyan ni Jaegyeon na gawing komportable ang mga tao na magkaroon ng mahalaga at lihim na pag-uusap sa coffee shop na iyon. Inihayag ng barista na napilitan siyang magtrabaho para kay Jaegyeon dahil nagtapos siya sa Tile Foundation. Ipinaliwanag niya na lahat ng nagtapos sa foundation na iyon ay obligadong magtrabaho para kay Jaegyeon, kasama si Na Hae-yong-woo at ang bagong personal assistant ni Jaegyeon. Mayroon ding mga mamamahayag at opisyal ng gobyerno na nagtapos sa Tile Foundation, na nangangahulugang nagtatrabaho din sila para kay Jaegyeon. Kaya, hindi nagtaka kung bakit tila napakalakas ni Jaegyeon. Mayroon siyang mga taong kumokontrol sa media para sa kanya. Pagkatapos noon, tinawagan ni Ho-Woo si Na-yeon-ah at Ji-soo at hiniling sa kanila na makipagpulong sa presidente ng Tile Accounting Firm sa kanya. Sa pulong na iyon, hiniling nila sa Pangulo na tulungan silang pigilan si Jaegyeon sa pagkuhan ng Jizen Bank. Sa impormasyong nakalap ni Sung-jo at ng kanyang team, sinabi ng presidente na may alam siyang paraan para matulungan silang pigilan si Jaegyeon. Iminungkahi ng Pangulo na hikayatin nila ang ibang mga bangko na magbigay ng pautang sa Jizen Bank. Nang sabihin ni Ho-Woo ang mungkahi ng presidente sa team, sinabi ni Sung-jo na hindi madaling gawin iyon dahil nakinabang ang ibang mga bangko sa pagkabangkarote ng Jizen Bank sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagong customer na nag-iipon ng kanilang pera sa Jizen Bank. Ngunit dahil ito lang ang tanging paraan na magagawa nila ngayon, hinikayat ni Sung-jo ang kanyang koponan at hiniling sa kanila na kumbansihin ang presidente ng mga bangkong iyon na dumalo sa pulong na gagawin niya. Sa pulong na iyon, binalak niyang ipaliwanag ang tungkol sa totoong dahilan ni Jaegyeon para makuha ang Jizen Bank. Pagkatapos ay nagtungo ang team ni Sung-jo sa mga bangkong iyon at sinubukan ang kanilang makakaya para kumbansihin ang presidente ng mga bangko. Samantala, nakipagkita si Ho-Woo sa ama ni Yon-ah, ang presidente ng Jizen Bank, at sinabi sa kanya ang tungkol sa tunay na dahilan ni Jaegyeon kung bakit gusto niyang makuha ang Jizen Bank. Sinabi niya na matagal nang pinaplano ito ni Jaegyeon dahil may ambisyon siyang kontrolin ang bansa. Bago umalis, tiniyak niya sa kanya na gagawin niya at ng kanyang team ang kanilang makakaya para pigilan si Jaegyeon sa pagkuha ng Jizen Bank. Ang barista na nagtatrabaho sa kalapit na coffee shop ngayon ay nagtatrabaho din para kay Ho-Woo at sa kanyang team. Iniulat niya kay Jaegyeon na walang ginawa si Ho-Woo na kailangang ipag-alala ni Jaegyeon. Sa wakas ay nagawang kumbansihin ng team ni Sung-jo ang presidente ng mga bangko na dumalo sa pulong na ginawa ni Sung-jo. Sa pulong na iyon, ibinunyag ni Ji-soo sa kanila ang tungkol sa lahat ng masamang bagay na ginawa ng HK Private Equity. Nagulat ang mga presidente ng mga bangko nang marinig nila iyon. Naisip nila na delikado kung kontrolado ni Jaegyeon at HK Private Equity at ang bansa kapag kinuha na nila ang Jizen Bank. Nag-aalala rin sila kung kukunin din ni Jaegyeon ang kanilang mga bangko. Dahil doon, nagpasya silang magbigay ng pautang sa Jizen Bank. Nagalit si Jaegyeon nang malaman niyang nasira na naman ni Sung-jo at Ho-Woo ang kanyang plano. Pagkatapos noon, ipinagdiwang ni Sung-jo at ng kanyang team ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng hapunan sa restaurant ni Chien-jo. Habang kumakain sila, sinabi ni Chien-jo na si Ho-Woo sa pagpapahayag na nagde-date sina Ho-Woo at Yon-ah. Nagulat ang team at binati sila kaagad. Natawa lang si Ho-Woo kapag ginawa nila iyon. Kinabukasan, nagtagal muli ang team na magkasama. Nagpasya silang magpahinga mula sa trabaho at nag-enjoy sa kanilang bakasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa ilang lugar. Sumama din sa kanila si Ji-soo. Mukhang nabuhay muli ang relasyon nila ni Sung-jo. Samantala sa kanyang silid, naramdaman ni Jaegyeon na nagsimulang gumuho ang kanyang buhay. Isa-isa, ang mga krimen na kanyang ginawa ay nagsimulang ilantad ng media. Si Ho-Woo ang nasa likod nito dahil siya ang nagbigay ng ebidensya tungkol sa mga krimen na ginawa ni Jaegyeon sa awtoridad at sa media. Dahil doon, nagpa siya ang presidente ng Tile Accounting Firm na tanggalin siya sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Hindi lang iyon, si Jaegyeon ay inaresto rin ng pulis at inilagay sa kulungan para sa mga krimen na kanyang ginawa. Ngunit pagdating niya sa kanyang selda, bigla siyang ngumiti na parang nanalo lang sa isang digmaan. Mukhang may lihim pa siyang masamang plano. Samantala, mukhang masaya si Ho-Woo sa kanyang kasalukuyang buhay dahil nagsimula siyang lumabas kasama si Yon-ah. Ganoon din ang naramdaman ni Sung-jo sa kanyang buhay mula noong nagsimula silang mag-date muli ni Ji-soo. Wala silang ideya na kahit nakakulong si Jaegyeon, makokontrol pa rin niya ang lahat ng nasa paligid niya sa tulong ng kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pinalaya si Jaegyeon mula sa bilangguan dahil walang matibay na ebidensya upang kulong siya doon. Nagulat sina Ho-Woo at Sung-jo nang malaman nila iyon. Alam naman ni Jaegyeon na aarestuhin siya at ikukulong. Kaya, gumawa siya ng pangalawang plano para mapalaya siya sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang bumalik sa dati niyang buhay, ipinagpatuloy niya ang kanyang plano na kunin ang isang bangko. Sa pagkakataong ito, nagplano siyang kumuha ng dayuhang bangko sa ibang bansa.
Alam ni Song Joon na diskarte lang ni Jaegyeon para makamit ang kanyang pangunahing layunin na kinokontrol ang ekonomiya ng South Korea. Kaya, muling nakita ni Song Joon at ng kanyang team ang mga negosyante at ang mga presidente ng mga bangko sa South Korea at sinubukan silang kumbansihin na sumali sa isang consortium na ginawa ni Song Joon. Ginawa ni Song Joon ang consortium na iyon para lahat ng negosyo kumpanya ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at protektahan ang kanilang sarili mula sa mga mapaminsalang plano ni Jaegyeon. Habang nagpapahinga, nalito sina Song Joon at Woo sa pangalawang presidente ng bangko na nakita nila noong araw na iyon. Nagtataka sila kung bakit inihanda ng presidente ng bangkong iyon ang lahat ng dokumentong kailangan ni Song Joon sa kanyang pagdating nila doon. Sa pagkakaalala nila, hindi pa nila siya na-contact noon. Pagkatapos, habang papunta sina Song Joon at Woo sa gusali kung saan magdarouse ng meeting si Jaegyeon, biglang hinarang ng assistant ni Jaegyeon ang kanilang sasakyan at pinahinto sila. Malamang, ang assistant ni Jaegyeon ang nakipag-ugnayan sa mga negosyante at presidente ng mga bangko na nakilala ni Song Joon at Woo. Tinulungan niya silang kumbansihin silang sumali sa consortium na ginawa ni Song Joon. Noong una, nalito sina Song Joon at Woo kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman nila na ang assistant ni Jaegyeon ay may sama ng loob laban kay Jaegyeon. Nagkunwari lang siyang assistant ni Jaegyeon. Pero ang totoo, hinihintay niyang mangyari ang sandaling ito para makilahok siya sa pagwasak kay Jaegyeon. Pagkatapos ay nagbigay ang assistant ni Jaegyeon ng ilang dokumento na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen na ginawa ni Jaegyeon kina Song Joon at Woo. Gamit ang mga dokumentong iyon, nagawa nilang sirain muli ang plano ni Jaegyeon at nakahanap ng malaking halaga ng pera na itinago ni Jaegyeon sa kanyang safe. Dahil doon, kinailangan ni Jaegyeon na gumawa ng isa pang plano. Ngunit dahil wala na siyang ganoong kalaking pera, hindi niya maisakatuparan ang kanyang plano. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isang tao at hiniling sa kanya na ihanda ang kanilang pangalawang plano. Sa ilang sandali, masisiyahan muli ni Song Joon at Woo sa kanilang buhay at gugulin ang kanilang oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakilala rin ni Song Joon ang kanyang anak. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakilala na niya ito. Samantala, na-promote si Woo bilang isang senior accountant sa Tile Accounting Firm. Noong araw na iyon, inatasan siyang magbigay ng pagsasanay sa mga bagong empleyado doon. Inaprubahan din ng ama ni Yon na ang kanyang relasyon sa kanyang anak na babae. Pakiramdam niya ay maswerte siya na magkaroon ng isang taong may talento at mabait na tulad ni Woo bilang kasintahan ng kanyang anak. Nang maglaon, nang magkatrabaho sina Woo at Yon as a storage room, naghalikan sila sa unang pagkakataon. Namula silang dalawa sa ginawa nila. Ang sumunod na eksena ay nagsiwalat na si Jaegyeon ay bumaba sa kanyang sasakyan at naglakad papasok sa isang gusali. Mukhang inaasahan na ang kanyang presensya doon. Ngunit anuman ang pinaplano niyang gawin, laging handa sina Song Joon at Woo na pigilan siya sa anumang bagay na nakakapinsala. Dito nagtatapos ang series. Salamat sa panonood, kaibigan.